pagsasama-sama ng magkakapamilya ay isang napakahalagang bagay para sa ating mga Pilipino. Sama-sama sa lahat ng mga okasyon, mga handaan, outing, kahit pa sa pagkakasakit at pagluluksa. Ngunit meron tayong ilang mga kababayan na mas piniling malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, alang-alang sa isang magandang kinabukasan. Ating tignan ang buhay ng ating mga bagong bayani. Sa nangyayaring pandemic ngayon sa ating bansa o sa buong mundo, sa Pilipinas, isa sa pinakamatinding issue ng panlipunan ay ang kawalan ng trabaho ng ating mga kapwa Pilipino. Dumami ang mga nawalan ng trabaho sa bansa nitong Setyembre, 8.9% ang unemployment rate. Batay yan sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority. Pinakamataas yan mula nitong Enero, ibig sabihin ng 3.88 million na mga Pilipinong unemployed noong Agosto na dagdagan sa kasunod na buwan at tumaas sa 4.25 million. Nabawasan ang mga employed mula sa 44.23 million na may trabaho noong Agosto, 43.59 million naman sa pagsapit ng Setyembre. Ang mga sektor na nalagasan ng manggagawa nitong Setyembre ay galing sa agriculture and forestry, manufacturing, information and communication, mining and quarrying, at real estate. Nasaan na raw ng NEDA o National Economic and Development Authority ang bahagyang pagdami ng mga unemployed. May quarantine restriction kasi sa maraming lugar kung kailan ginawa ang survey. Lalo na noong naka-modified enhanced community quarantine ang Metro Manila. Nakapagtapos man ng kolehiyo o hindi, babae man o lalaki, o kahit anong edad mo pa, lahat ay sabay-sabay at humaharap sa isyung panlipunan kagaya nito. Kung kaya't kailangan makipagsapalaran at mapilitang pumunta sa ibang bansa upang maibigay ang mga pangangailangang nais at kailangan ng sariling pamilya, upang matustusan ang mga sustento at upang malabanan ng kahirapan na kinaharap ng sarili nating mga pamilya. Bakit nga ba mas pinipili ng mga kapwa nating Pilipino ang magtrabaho sa ibang bansa? Ilan sa mga rason na ito ay ang una, ang kalagayan ng ekonomiya sa ating bansa. Ang mga kapwa nating Pilipino ay nadidismaya at mas pinipiling umalis ng sariling bansa dahil sa mababang rate at mabagal na pag-develop ng ekonomiya sa ating bansa. Isa pang rason ay ang pagkakaroon ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Bagamat maraming naipoproduce ang ating bansa ng mga magigiting professional sa iba't ibang larangan, ngunit limitado lamang ang mga career opportunities sa ating bansa, kung kaya't upang mas ma-develop ang kanilang mga piniling career, ay mas pinili na lamang nilang umalis sa ating bansa. At isa pang rason ay ang mas malaking sahod at benepisyo sa ibang bansa. Alam naman natin sa ating bansa ay may mga trabahong mababa ang sahod na kung minsan ay hindi nagiging sapat para sa kanilang pamilya. Kaya mas pinipili na lamang na magtrabaho sa ibang bansa at upang mas makaahon sa buhay. At higit sa lahat kung bakit marami sa kapwa natin ang mas pinipiling magtrabaho sa ibang bansa ay dahil sa kakulangan at kawalan ng trabaho sa Pilipinas. Ang kawalan ng katiyakan na maging regular sa trabaho at pinansyal na pantustos sa kanilang araw-araw dito sa ating bansa ay nagtutulak sa mas maraming Pilipino na maghanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. The unemployment rate went down to 7.1% in March 2021, translating into some 3.44 million Filipinos with no jobs. The latest unemployment figure is lower than the 8.8% recorded in February 2021, which was equivalent to 4.2 million Filipinos. It is also the lowest unemployment rate since April 2020's 17.7%, the highest ever on record. May isang taon na rin ang lumipas simula nung nagtapos ako. Sumubok ako sa mga iba't ibang eskwelahan pero hindi ako pinalad. Nag-desisyon na lang ako na halimutan ang profesyon at magtrabaho sa Middle East. Ating pakinggan ang kwento ng isang OFW na si Jerry Zabala. Hi, ako nga po pala si Jerry Zabala. Dito po ako sa Saudi Arabia. Ilang taon na po ako dito, 5 taon na po akong OFW. Kaya po ako nag-decide na mag-abroad o lumayo sa pamilya ko dahil po sa pangarap po na mapagtapos sila, nabigyan po ng magandang buhay
pag-aral ng maayos. Kasi po dyan sa atin, salesman po ako dyan din. Kaso yung sahod, hindi masyadong malaki. Hindi katulad dito. Triple yung sahod ko dyan pagdating ko dito. Tapos, mahirap maghanap ng trabaho dyan sa atin. Lalo na pag yung may edad ka na, na narinireject ka na kagad nila pag nalalaman nila na overage ka na dun sa trabaho ina-applyan mo. Tapos, hindi pa nagre-regular, continuous lang, na di mo alam kung pag tinanggal ka nila, wala kang lalaban. Kaya yun, napag-decide ko na magtrabaho. Dati takot ako mag-ibang bansa kasi akala ko ibang bansa eh high standard. Pero pagdating ko dito, hindi naman, tama lang, sakto lang din. Parang nasa Pilipinas ka lang din. Yun nga lang, malayo ka sa mga mamahal mo sa buhay. Hindi mo sila mayakap, hindi ka tulad kung tatrabaho ko dyan. Pag-uwi mo sa bahay, nandyan yung mga anak mo, asawa mo. May magluluto sa'yo ng pagkain. May mag-aalaga sa'yo dyan pag may sakit ka. Dito sa buong bansa, ikaw lahat. Pagluluto, paglalaba, lalo pag may sakit ka, ikaw rin mag-aalaga sa sarili mo. Kaya ang hirap, lalo na pag may sakit ka dito, ikaw lang mag-isa, walang tutulong sa'yo. Lalo may sakit ka, kailan mong bumangon para magtrabaho, para magluto. Wala magluluto sa'yo eh, para sa'yo, kasi mag-isa ka lang dito. Kailan mo maglaba, yun ang pagkakaiba ng Pilipinas pag nandiyan ka o kasi nasa ibang bansa ka, wala kang kasamang mahal mo sa buhay, puro lang mga kastrabaho mo, mga kaibigan mo. Hindi ka naman nila alagaan katulad ng pag-aalaga ng pamilya mo. Kaya mahirap maging isang OFW, kaso kakayanin natin dahil para sa pangarap natin sa ating mga pamilya. Pagsubok na naranasan ko dito sa OFW, pagiging OFW, ay yung una, yung namatay yung kapatid ko, nandito ko, di ako makauwi dahil walang budget, tapos hindi pa ako tapos sa kontrata para makauwi. Umuwi ka, sagot na yung eroplano, sayang din yung pera. Kaya yun, mahirap. Masirap sa'yo na makita yung kapatid mo na namatay, na hindi ka nakauwi at hindi mo naman lang nakasama sa huling sandali. Pangalawang pagsubok ko sa buhay dito, nung nagkaroon ako ng COVID, halos 1 linggo kong hindi makabangon, hindi makatulog dahil dun sa virus na yun. Buti na lang, sa tulong ng Diyos, hindi niya ako pinabayaan. Tas, tulong na rin ng mga kaibigan, dadala ng pagkain sa akin, especially sa mga pastor namin dito, na hindi nagatubili na tumulong ng mga magdala ng mga pagkain. Okay din dito yung mayroon kang pamiling nasasandalan para mayroon gagabay din sa'yo dito sa Saudi Arabia. Ang wish ko lang ngayong Pasko, kung matupad, sana makauwi, makasama pamilya, sorpresa. Salamat po. Alam ng lahat na hindi madali ang buhay ng mga OFW. Sila ay mga bayaning nagsasakripisyo mula sa paglisan sa kanilang pamilya hanggang sa kaligtasan ng kanilang buhay sa ibang bansa. Lahat ng ito ay para may maihandang pagkain sa hapagkainan ng kanilang pamilya. Overseas Filipino workers help to improve their families' lives and boost the local economy, but often
with great sacrifice. Natapat ng sahod na sapat ay ang pangungulila sa kanilang pamilya. Sinabayan pa ng pandemya kung saan masigit na nawala ang kanilang pagkakataong makauwi sa Pilipinas. Nagpapasaklolo na po ang mga OFW na ilang buwan ang stranded sa UAE. Nawala na nga sila ng trabaho eh hindi pa sila makauwi ng Pilipinas. Gusto ko lang makauwi, sir. Namiss ko na rin yung mga anak ko. Gusto ko lang makauwi. Yung parang ko nga bilang ama na makapagbigay sa kanila ng magandang kinabukasan kasi wala. Dahil dito, isang kalaban ng mga OFW ay ang kalungkutan na minsan ay nagre-resulta sa depresyon. Dagdag hirap pa dito ang mga sitwasyong wala silang mapagsabihan ng nararamdaman. Gusto mang umuwi upang makasama ang pamilya, walang magagawa kundi tiisin ang pangungulila. Hindi mo man lang mahawakan, tanging sa camera mo lang nakikita hanggang sa tuluyan siyang bumigay ba na wala kang magawa. Kinakausap ko lang siya, nakintay ko si mama, dadating si mama, lakasan mo anak. Ang kanilang paikipagsapalaran sa ibang bansa ay hindi lahat nagbibigay ng magandang bunga. Mas malaki man ang sahod kumpara sa Pilipinas, hindi pa rin madaling kumita at makapag-ipon. May mga pagkakataon pa ding kinakapos ang perang maipapadala sa pamilya o minsan pa'y talagang wala. Sa pamilya ko, sir, hindi ako makauwi. Hindi ko alam kung kailan ako makauwi. Wala na nga akong trabaho dito. Wala akong maibigay sa kanila na ano, pangkain nila. Sadyang hindi madaling takasan ang kahirapan. Masasabi rin natin, swertihan ang hindi makaranas ng diskriminasyon. May mga OFW na kumakayod pero hindi sumasahod. Sa kabila ng pagsisikap sa trabaho, ang iba'y nakakaranas ng panloloko, ang iba'y nauuwi pa sa kapahamakan o di kaya'y sa kamatayan. Patay ang isang OFW sa Dubai na nakaranas umano ng pagmamaltrato mula sa kanyang amo. Another OFW overseas Filipino worker was killed in Kuwait, purportedly at the hands once again of her employers. Sabunot, sipa at hampas sa iba't ibang bahagi ng katawan ng sinapit ng isang OFW mula sa kanyang amo sa Saudi Arabia. Nabali po yung kamay ko, namamaga po, tapos po yun sa ulo ko po, ang putok po, panay pasa po yun sa ulo ko. Nagpapasaklolo ang isang OFW sa Saudi Arabia ay siya po ay pinagmalupitan umano ng kanyang babaeng amo at hinalay pa raw siya ng lalaking amo. Tulungan niyo po ako dito. Gusto ko po pumangit ang mga anak ko. Gusto ko po pumapapuwi. Sana kawa niyo na, sir, ma'am. Ay, pangalawang amo ko na to, sir, eh. Bali, transfer. Parang binenta-benta lang ako, sir. Oh, sino pong nagbenta sa inyo itong previous amo niyo? Opo, yung pinaka ano po. Tapos may problema pa, sir, kasi inold yung passport ko, travel documents pa. Sino nag-hold? Kaya matagal sila magpa-uwi. Para kasi po ang nangyari sa agency, pag may pakialam lang sila pagdala dito, tapos pag may problema na, iba na yung pinapasa na nila sa iba. Ang masama pa rito, ang iba ay pinapabayaan lamang ng kanilang mga agency. Imbis na pasalubong ang iuwi, katawang walang buhay ang sasalubong. Hindi man nais mapunta sa masamang kamay, lahat ay gagawin para lang kumita. Kalungkutan man o kapahamakan, lahat ay kakayanin. Sagad man ang hirap na dinadanas, ito'y kanilang titiisin para sa ikagiginhawa ng kanilang pamilya. Tunay na isang sugal ang paglisan sa sariling bayan upang makipagsapalaran sa bansang dayuhan. Ang iba ay nakakaahon sa kahirapan at nakakamit ang buhay na pangarap. Ngunit ang iba ay hindi na muling nasilayan pa ang kanilang mga iniwang mahal sa buhay. Ngunit ano pa man ang kapalarang daratnan sa ibang bansa, ang ating mga kababayang OFW ay handang harapin ang lahat alang-alang sa pangarap para sa kanilang mga pamilya.
Sana dumating ang araw na hindi na kailangan pang lumisan sa Pilipinas upang magtagumpay sa buhay. Dahil dito mismo sa atin ay marami ng oportunidad. Sana balang araw maging kumpleto ang mga pamilya. At hindi na kailangan pang itanong kung bakit tila walang natira.